Magandang araw mga kasabong, welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Narito na naman tayo sa aking area dito sa Mighty Cup Gym Farm. Ngayong episode na to ay ipapakita ko sa inyo ang tamang pamamaraan sa pagpapaligo ng ating mga manok, yung pagdidilaos ng ating manok para pamatay sa kanilang mga hanip at kuto. Ito po ang mas epektibong pamamaraan mga kasabong. Kung mapapansin nyo, mayroon tayong tatlong balde dito ng tubig. Dito po natin ilalagay ang ating shampoo. Mga isa't kalahating galon lang po ang ginagamit ko mga kasabong. Usually, ang nakalagay po sa mga nagmamanufacture ng shampoo ng manok ay 2 galon raw. Pero ako, para maging medyo mas epektibo po, 1 kalahating galon lang po ang inilalagay ko dito mga kasabong. Tapos, mayroon tayong ditong ibang tubig. Ito, dito natin lilinisin muna ang ating mga manok dahil minsan may mga putik ang ating manok at kailangan nating linisin ang 2 beses bago natin ilagay sa tubig na may shampoo. Dahil pag idiniritso lang natin dito mga kasabong, pag idiniritso natin, magkakaroon ng putik ang ating tubig dito. Tapos kung madumi na siya, sa tingin ko mga kasabong, hindi ganong effective at hindi na ganong makintab ang balahibo ng ating mga manok. Yan po ang nangyayari kasi naobserban ko sa iba, idinidiritso lang nila dito. Okay lang yan mga kasabong, pag 2 o 3 lang ng manok ang yung papaliguan. Pero pag marami na, maobserban mo putik na ang sa halip na malinis ang ating manok, ay nagiging marumi ang kanilang balahibo dahil putik na ang kanilang pinapaligo. So ganito po yan mga kasabong. Ihahalo natin ang ating shampoo. Hindi ko lang sasabihin kung ano ang brand dahil ayokong mapagkamalan tayo, nag-i-endorso ng produkto. Pero kahit anong shampoo mga kasabong, anong available sa inyong lugar ay pwede niyong gamitin. Effective po yun mga kasabong. Nasubukan ko na halos lahat. Effective naman, wala naman pagkakaiba. Basta importante lang, nakakapatay ng hanip. Ihahalo po natin dito. Tapos pag sasagarin po natin para walang masayang, ihahalo natin ng mabuti. Ayan, halo na mga kasabong. Tapos kukuha tayo ng manok. Ito mga kasabong. So dahil nang dumating ito sila dito sa bagong location mga kasabong, hindi pa ito nasubukang paliguan sila, kaya medyo dry na rin sila. At kahit wala pa silang hanip, para sa prevention na rin, dahil hindi naman natin masasabing walang hanip ang ating manok. Kahit kung tingnan natin, parang wala naman silang hanip talaga. Pero for prevention lang mga kasabong sa mga parasite, atin silang papaliguan. Ito po ang unang procedure mga kasabong. Ilulubog natin sila dito sa tubig na malinis, walang shampoo. Lilinisin po natin sila. So, tapos tatanggalan natin ang putik sa paa. Ganito, hawakan. Lilinisin natin ang kanilang mga paa. Dapat paglagay natin doon sa tubig na may shampoo, malinis na talaga sila. Para hindi magkaroon ng putik doon. Dahil sa iba, nakikita ko nagpapaligo ng kanilang mga manok, idinidiretso lang nila sa tubig na may shampoo. So hindi po talaga gaanong effective yun mga kasabong. Kung isa lang ang manok ninyo, okay yun. Isa, 2, siguro 3. Pero pag ninagyan nyo hanggang mga 5 na dyan, 6, 8, kung maobserbahan nyo, putik na po ang ipinapaligo na inyong mga manok. Lilinisin natin ang kanilang mga balahibo dito. Paalala mga kasabong, huwag nyo pong ilubog ang inyong manok hanggang sa may tainga nila. Baka mapasukan ng tubig at magkaproblema po tayo. So hanggang dito lang po sa may na porsyon. Yan, kung tingnan nyo mga kasabong, ang tubig, di ba?
naging marumi na agad, isang manok pa lang ang nailagay, marumi na agad ang tubig. So babanlawan natin dito. Ayan, tingnan nyo mga kasabong, sa ikalawang tubig, di ba malinis, medyo malinis pa ang tubig. Tapos dito na natin siya tatapusin sa kanyang pagpapaligo. So dito po ang final mga kasabong. So hindi na rin mahirap ang pagbabad ng ating manok dahil basang basa na po siya. So kailangan talagang mabasa sila. Tapos dito sa mukha mga kasabong, hihilamusan lang natin, puha tayo ng tubig na may shampoo, yung atong delousing shampoo natin. Hihilamusan lang natin ang mukha dito. So dahil karamihan ng mga delousing shampoo mga kasabong ay may ingredients po na nakapagpapatay din, nakakapaggaling din ng bunin ng manok, yung bunin ng manok na napapagaling din nila. So magandang ilamusan sila sa mukha. Tapos huwag po nating babanlawan mga kasabong ng tubig na walang shampoo. Dito lang talaga sila. So ito, tapos na po ito. Titingnan nyo mga kasabong na maputik talaga ang manok dahil medyo umulan kagabi. At paalala din mga kasabong, kung magpapaligo kayo ng inyong manok, siguraduhin yung medyo may kunting init, ganito medyo kunting init, dahil magiginawa ng ating manok pag walang init. So ito, lilinisan natin mga kasabong. Tingnan nyo mga kasabong ang tubig. Dalawang manok pa lang ang nahugasan natin dito. Talagang marumi na ang tubig. So yan po ang mangyayari pag inilagay mo diretso doon sa tubig na may shampoo. So hindi magiging gaanong epektibo ang pagpapaligo nyo dahil ang manok nyo putik na ang ipinapaligo. So babanlawan natin dito.
So, malinis na mga kasabong. Sinisiguro lang natin malinis na sila. Oh, saka natin ilubog dito. Tapos, ilinisin natin ang mukha, hihilamusan lang natin, so para hindi mas pasukan ang kanilang tainga ng tubig. So ganito po ang tamang procedure mga kasabong. So lilinisin lang natin ang kanilang mukha pati ang mga balahibo dito nang hindi sila nilulubog sa tubig. Ayan, malinis na. So, pag ganitong procedure magkasabong, malinis ang ating tubig na may shampoo. So, ang ating manok ay talagang kikintab. Parehong procedure pa rin. Ganito. So, tatlong manok pala mga kasabong ang nailagay natin doon, pero napakarumi na ng tubig. So kaya na obserbahan ko sa tagal-tagal ko na ng pagmamanok at magpapaligo ng manok, kaya na isipan kong ganito ang gawin mga kasabong. Wala namang nagturo sa akin ito mga kasabong, na bisa experience ko lang po. At gusto ko rin pong i-share sa inyo para mas maging epektibo ang inyong pagpapaligo sa inyong mga manok. So, dahil sa bago sa magsimula ang manukang ito, nag-upload ako ng YouTube, sa YouTube channel ko. Ipinangako ko po sa mga nanonood ko nga, unti-unti ko pong ituturo ang mga kunti kong nalalaman sa pagmamanok, para naman mapulutan nyo ng kunting kaalaman at makatulong sa inyo ng kunti. Pagkuha niya ito, tubig sip, kadaghan, kay galon. Pagkuha niya itong dagat tubig, galon, kay kulihan ka na rin. At pasok po lang.
Kung galon nga sukdan ay. So, ganito po ang mangyayari sa inyong mga manok kasabong pag idiritso nyo. Ganito ang ipapaligo ng inyong manok. Imbis na malinis, marumi na po. So, babanlawan natin dito. Sinisiguro ang purpose ng pangalawang ito, sinisiguro lang natin na malinis na talaga sila. Basta siguraduhin nyo lang mga kasabong na wala nang putik ang inyong manok sa paa at meron mga kunting putik sa balahibo. So panglima na ito mga kasabong. So tingnan nyo, napakarumi na ng tubig. Sa limang manok pa lang napakarumi na ng tubig. At babanlawan natin dito. Ayun, malinis na. So dito na naman. Ha ha ha!
So, pang-anim na ito mga kasabong. So, sa unang pagpapaligo natin mga kasabong sa unang round, ang nakalagay doon sa shampoo, sa usually sa mga shampoo, hanggang 10 manok daw ang pwede hanggang 12. Pero hindi ko po yun sinusunod mga kasabong sa unang pagpaligo ko ng manok sa unang round ng shampoo. Hanggang 6 lang na manok mga kasabong ang ginagamit ko. Sa unang round, sa tapos sa pangalawa na round na shampoo, 8 na po. Na i-explain ko po sa susunod sa inyo kung bakit. Tatapusin lang natin ito, tapos magpapalit tayo ng shampoo. Butang sana kita guys, please. Ngayon mga kasabong, papalitan na natin ito dahil marumi na. Marumi na ito. So, nilinisin natin. Dahil marumi. So, mga kasabong, dito naman tayo magtitimpla ng shampoo. Ito po ang ating gagawin panglinis. Ito ang gagawin natin panglinis sa paa ng ating manok na mayroong mga putik. Tapos, sa unang ginamit natin shampoo, huwag nyo pong sayangin mga kasabong, magagamit nyo para yun. Ito ang gagamitin natin banlawan sa pagaling dito. Tapos magtitimpla ulit tayo dito ng isa't kalahating galon ng tubig. Usually, ang sabi sa mga manufacturers ng shampoo po, mga kasabong, 2 galon daw. Pero hindi ko sinusunod yun, mga kasabong. So, sa mga nagtitipid, pwede na siguro. Pero ako, hindi ko naman tinitipid ang aking mga manok. Kaya, isa't kalahating galon lang po ang ginagamit ko, mga kasabong. Nasa sa iyo na din kung 2 galon ba. So, isa't kalahati lang. Ganito. Kaya sinabi ko na mga sa unang round 6 na manok lang ang magagamit ko dito dahil pwede na hanggang 10 dito mga sabong, 8 hanggang 10 pwede na dito dahil ilulubog naman natin sila dito sa may wrong shampoo na. Tapos pagka tapos ng round na ito, ito'y
ating papalitan na naman mga kasabong ng another tubig. Tapos ang shampoo dito na ginamit natin, ilalagay natin dito para dumami ang sa pangalawa. Hindi po natin itinatapon ang mga nagamit na shampoo dahil sayang naman. So dahil kahit nagamit na yun, may kunting mga chemicals pa rin yun na makakatulong sa ating pagpapaligo. Kaya ganito po ang gagawin natin mga kasabong. Magtitimpla ulit tayo. So ilalagay natin dito. Haluin natin mga kasabong. Ayan, so dalawa na ang tubig natin na may shampoo. Ito ang una natin ginamit. Tapos ang pangalawa, ang una natin ginamit natin na banlawan. Pero dito na, ito ang gagawin natin na pangalis ng putik. So ilulubog natin dito. Tapos pag wala ng putik sa kanilang paa mga kasabong, ililipat natin dito sa yung una nating tinimplang shampoo. So dito, so 6 lang ang nakagamit nito kanina, ngayon 7 manok na ang gumamit nito. Dito sa bagong timpla mga kasabong ito, so bagong timpla na shampoo. Bandid po ito ng bakbakan mga kasabong. Ang gold na ito, bandid ng bakbakan. Ikakat muna natin ang video mga kasabong dahil magpapaligo pa kami ng ibang mga manok at magpapatuloy tayo ma'am sa susunod na mga pagpapaligo natin dahil masyadong mahaba po ang video pag ipapakita ko ang pagpapaligo ng lahat nito hanggang sa andun sa tuktok. Meron pa doon. So
Video, nataas po ang ating video. I-cut muna natin mga kasabong. At magpapatuloy kami sa pagpaligo ng kwan, ang manok. Happy. A few moments later. Ito ngayon kasabong, nasa last na tayo na porsyon ng ating pagpapaligo. Nasa dito na tayo sa tuktok. Mula tayo doon sa ibaba. Doon sa ibaba. Galing po sa ibaba hanggang dito po. So narito na tayo dito. At last na po ito. Mayroon pa mga ilang piraso dito. So ngayon, magtitimpla tayo ng last na po na timpla ng tubig ng shampoo dito. Mga kasabong, bagong timpla po ito. Titimpla lang nito. Tapos mayroon tayo ditong mga ginamit na po ito mga kasabong. Yung mga kanina, mga hanggang 8 manok lang ang ginagamit namin dito. Hanggang 8 manok. So linagay namin dito, inipon ang mga nagamit dahil sayang naman. Tapos may malinis na tubig. Tapos ang isa dito, may apat na balde. Dito namin lininilisan ang mga paa ng manok para wala na silang putik bago ilagay dito. So ganito lang po mga sabong. The same procedure po mga sabong. Dito aalisin lang muna natin ang putik. Ganito po mga kasabong, aalisin natin ang putik ng ating manok sa paa. So, sinisiguro lang natin na walang putik sa paa. Tapos dito lilinisan ulit natin dito sa malinis na tubig. Ito. Dito na din sa yung ginamit na kanina na ito, mga pinaghalo na lang po ito, mga ginamit na po ito sa mga naunang manok. So pinaghalo-halo namin ang mga unang ginamit, hindi agad namin itinatapon dahil sayang naman. Basta medyo malinis pa ng konti, ginagamit pa natin dito para sa unang paglagay ng shampoo para mapakinabangan din natin. Kung sa tingin nyo mga kasabong medyo madumi na, so pwede nang itapon ako. Pag madumi na ganito, itinatapon ko na dahil hindi magandang resulta sa malahibo ng manok. Sa halip na kumintab ay nagiging marumi tingnan ng ating manok. So ito medyo malinis na ng first order. Dito na sa malinis mga kasabong, dito natin siya tatapusin. Lamusan natin mga kasabong ang mukha. Lilinisin natin ang mukha niya. Tapos pwede na to ibalik sa cord mga kasabong. Ibalik na lang natin sa cord. Mga kasabong, dahil medyo mahaba na po ang ating ating video, so tatapusin na lang natin dito po ang ating video dahil papaliguan pa namin ito mga ilang pirasong natira dito. Titingnan natin mga ilang shampoo po ang naubos natin. 8 shampoo po ang ating naubos mga kasabong sa lahat ng manok. Mga 8 shampoo po ang nakonsumo natin. So
sa mga nagpapa-shoutout nga pala mga kasabong, pasensya na medyo hindi muna ako mag-shoutout ngayon dahil medyo mahaba na ang video, sa susunod na lang. So tatapusin ko na lang ang aking vlog dito. Samantala muna akong magpapaalam sa inyo hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat nga pala sa mga ating mga subscriber at sa mga bagong subscriber natin na sumusuporta sa atin. Sana'y patuloy kayong magsuporta sa akin sa aking mga susunod pang mga video. At sa mga baguhan pa na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po sa aking YouTube channel, paki-share na rin at paki-like. Kung mayroon kayong suggestion mga kasabong, pwede kayong maglagay sa comment. Hanggang dito na lang po tayo. Ako'y pansamantalang magpapaalam na sa inyo hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat.